Bayan, gagnay pa rin ng Lindol sa Calayan, Cagayan. Humingi tayo ng update mula mismo sa kanilang alkalde. Makakausap po natin si Mayor Joseph Leopis. Mayor, magandang umaga po sa inyo. Si Audrey Goriceta po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Good morning, sir. Before we proceed, sino po sila, sir? Kasi medyo mahina signal namin kasi. Si Audrey Goriceta po ito ng PTV Rise and Shine. Yes, sir, Audrey. Yes, good morning, sir, Audrey. Okay. Again, Mayor, kamusta na po ngayon ang Calayan matapos ang tumamang bagyo na sinundan pa ng malakas na lindol? Good morning, Sir Audrey, at saka inyong mga avid viewers and listeners. No? Opo, nung nakarang araw, mga 7 p.m. po ng gabi, ito yung pinakamalakas na lindol na naranasan namin dito po sa Calayan, no? So tumakal po ng mga incidents, no? Pero napakalakas po, no? So immediately merong report na sa bahay po na gumuho nasa burol, nasa gulod, ano? At may tatlong bata na nasaktan, ano, Sir Audrey. Sa awa ng Diyos naman, immediately yung dalawa ay out of danger. Yung isa po ay unconscious, no? So, may takbo na po yun sa hospital. At sa awa ng Diyos ay normal naman po lahat yung mga ginawang medical check-up and examination, ano? So, pero pina-admit pa rin namin. Wala po naman siyang galos, ano? Wala siyang contusions or aberrations whatsoever. Wala naman po, ano. Pagdating naman po sa infrastruktura, of course may mga buildings tayo na may konting crack, ano. Ang masaklap lang po yung ating mahigit na 10 na sa 15 classrooms, yung talagang ipapakondemna, ano. Actually ayaw na pumasok yung mga bata, takot na rin. At nag-decide na yung DepEd na magkatakbo na po ng blended learning, ano, yung tulang ginawa natin nung pandemic. So, ang prasakturo naman, may mga tulay tayo na hindi naman okay pa rin naman, ano, pero yung 14 classrooms lang, yung talagang condemnable na, Sir Audrey, no? Eh, Mayor, kamusta po yung mga kababayan natin doon? At ito po yung isang isla, no? Paano po nakakarating yung tulong para sa kanila? Ayo po yung by boat, ano, may mga commercial boats naman tayo, no, na nagpa-fly between Apari and Calayan, at Laveria. May tatlong exit points, entry points. Na pagka okay naman po weather, Sir Audrey, ay regular naman po yung mga pagdating ng mga tulong natin sa kasama yung mga basic commodity. Mm-hmm. Okay. Natapos na po ba yung assessment ninyo sa mga gusali sa inyo pong bayan? Kahapon po ay marami nang natapos. Dahil po ang bayan namin po ay apat na isla. Ano? Apat na isla. Yung karamihan po yung wala pong signal. Ay kasalukuyan pa po yung iba, ano? Kasalukuyan po po. Hopefully today, ano, matapos na po lahat, Sir Audrey. Okay, Mayor, may mga damages sinabi mo sa infrastructure, maging sa mga paaralan. May enough funds pa po ba kayo? May pangangailangan po ba ang inyong probinsya, sir? Ay, wala na po kasi remember, Sir Audrey, sinamaan po kami na magkakasunod na bagyo, ano? Significantly yung Typhoon Egay. Ang dami pong bathrooms na nasira, yung lala po yung roofing, no, at ceiling. Tapos hindi pa nataayos, no, hindi pa nataayos. Dahil nga po ang hirap din pag-transfer. Ang hirap din po yung procurement system. Siyempre, hindi naman po agad-agad na mabili yun. At yun po, nakakalungkot na dahil hindi pa tapos yung rehabilitation namin ng Typhoon Egay sa Kaguring. Sinama naman po kami ng lindol. Wala na po kaming okay. Wala na po kami talagang budget. Okay. Alam yun, Mayor, ang aming quick response fund ay nasa 3 million lang. Ano? Okay, Mayor Leopis, meron po ba kayong panawagan sa national government
o maging sa mga pribadong institusyon? Ayun po, yes, alam ko naman na ang national government ay tumutugon, ano, basta tanawak din po ng mga pinsala, sunod-sunod na bagyo sa iba-ibang parts ng bansa. Alam ko po na hirap din ang national government mag-agad-agad, ano, na magpato. Pero sana po ang aming isla bilang isang typhoon belt area. At taon-taon po kami tinatawaan ng mahigit limang bagyo na malakas. Eh, hindi po talaga kami nakakaungos, ano. We can never recover, ano. Sana may kunting special attention, lalo na ngayon na nilindol ulit kami. Pagdating sana sa classrooms, no, sana may kong tutulong sa amin. At alam ko, ang ating mahal na Vice President ay ginagawa naman lahat para ma-resolve problema sa kakulangan ng classrooms. Dahil ito ay matagal na pong talagang problema ng ating mag-aaral. Marami talagang kulang na classrooms, no? Tapos sasakayan pa po ng bagyo, eh, lalo pong dumadami yung kakulangan ng classrooms. So alam namin, ano, na maraming nangailangan iba, pero sana kung mabigyan po kami ng special attention dito sa Kalayan, ay humingi po kami ng tulong. Okay, Mayor, dalangin po namin ang mabilis na pagbangon ng inyong bayan at kaligtasan ng ating mga kababayan dyan. Maraming salamat po, Mayor Joseph Liopis ng Kalayan, Cagayan. Ingat po kayo dyan, sir.